immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time, the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said my son's coming home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, "Son, do you know I still love you?" He called me by surprise when God broken his heart. And I wonder then if this could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down that dusty road ahead I could see it was the only time, was the only time I ever saw him run. He ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my God ran. I saw him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know that he's been waiting for. My son's come home again, lifting my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, I felt his love on me again. He ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifting my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, "Son." Good morning! Kumusta po ang araw ng Sabado, Shabbat Shalom? Today is the 13th of June, 2020. It's Saturday. At salamat po, malapit na pong matapos ang ibinigay na araw para sa ating GCQ status dito po sa Metro Manila. And hopefully, ay ibaba uli ang ating status para medyo masilip-silip na rin natin yung ating pagbabalik sa mga gawain. Bagamat may mga churches na po tayo na nagbalik na sa mga gawain, pero 50% pa lang ang kanilang capacity na in-approve. Pero inaasahan natin din na di magtatagal ay babalik na din ang mga
ating dating routine sa ating mga church venues at makita na natin ang mga namimiss nating mga kapatiran. Kumusta po uli ang inyong weekend? Kayo po ba ay, tatanayin ko sana, kayo po ba may pupuntahan? Saan kayo magbabakasyon? Siyempre sa bahay lang muna, sapagkat still, nasa loob pa rin tayo ng ating quarantine and lockdown. Ang aking topic ay entitled The Will and the Purpose of Christ. The Will and the Purpose of Christ. At ito ay napapaloob pa din sa ating pong pinaka-series na nasinimulan. After po ng Supernatural Provision na series, ay nag-start po ako, if I'm not mistaken po mga kapatid, ito ay panglima sa mga topics natin sa Producing of Proof or Proof Producer series. At ang topic nga ay The Will and the Purpose of Christ. The Will and the Purpose of Christ. Let us pray. Our God in heaven, this wonderful Saturday morning, dinadalangin ko po ang divine blessings ay maranasan ng lahat ng aking mga kapatid, ang bawat isa sa amin. Maranasan namin ang inyong dakilang presensya sa aming mga buhay. Maranasan namin ang intervention ninyo sa aming mga sitwasyon. Maranasan namin ang presensya nyo sa aming mga pagpupuri. At ang presensya nyo na nagdadala ng kagalingan sa may mga sakit karamdaman. Dalayan ko po ng aming devotional ngayon ay magsilbing biyaya sa aming lahat. Lahat ng taga-subaybay at nakikinig hanggang sa mga replays na gagawin pa pagkatapos itong live broadcast namin. Thank you God. In Jesus' name, amen. Ang key passage natin para sa topic na The Will and the Purpose of God or of Christ ay nasa Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Matthew 8, 5 to 13. And I will read. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him. Okay, ang centurion ay isang army officer na merong 100 na pinamumunuan. 100 troops. Kaya siya tinawag na centurion. A centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it. Let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Blessed be the reading of the word. So nakita na ho natin dito ngayon, dito po sa pinag-usapan natin, the will and the purpose of Christ, base po sa
Matthew chapter 8 verses 5 to 13, mga minamahal, na nung papasok ang Panginoon Jesus sa Capernaum, ay meron pong lumapit sa kanya na isang centurion, isang officer ng sundalo, na may pinamumunuang at least 100 na mga sundalo, kaya siya tinawag na centurion, century 100. Sabi niya, ang aking servant ay nakaratay, siya ay paralyzed at nagsasuffer terribly sa kanyang kalagayan. At ang sabi ng Panginoon Jesus sa centurion, pupunta ba ako sa inyong bahay para pagalingin siya? At ang sabi ng centurion ay, hindi ko deserve na pumunta ka sa aking bahay. Sabihin mo na lang ang salita at ang aking servant ay gagaling. Dahil ang sabi ng centurion, ako ay man of authority din. Na kapag sinabi ko, humayo ka sa isang sundalo, hahayo siya. Pag sinabi ko sa isa, pumarine ka. Siya ay lumalapit. Kapag sinabi kong, gawin mo ito, kanyang ginagawa. At sa sinabi ng centurion na yon, ang sabi ng Biblia, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, sinasabi ko to sa inyo, hindi pa ako nakakita ng kahit isang tao sa buong Israel na may ganitong uri ng pananampalataya. Okay? At nung sinabi na sa verse 13, when Jesus said to the centurion, go, humayo ka, at mangyari ang iyong pinaniniwalaan. At sa mga oras na yon, ang servant ng centurion, sa mga panahong sinabi ng Panginoon, go, let it be done just as you believe it would, ay gumaling. When God created man, there were three things. Okay? He never intended man to possess. Ang mga bagay, tatlong bagay na He never intended man to possess. Ano yon? Sin, sickness, and death. Nung likhain niya ang tao, nung likhain ng Diyos ang tao, may tatlong bagay na hindi intensyon ng Diyos na mapossess o mapasa tao. Ano yung mga tatlong bagay na yan? Sin, kasalanan, sickness, karamdaman, at death, kamatayan. Sin, sickness, and death came as a result of man's disobedience. Ang anumang sakit o anumang kasalanan, sakit at kamatayan ay dumarating sa tao dahil sa kanyang resulta ng pag-disobey, pagsuway sa Diyos. Where the first Adam was disobedient, no, mga kaibigan, meron dumating na second Adam, at ang tinawag nating second Adam or the last Adam ay si Jesus. At siya ay obedient even unto the death on the cross. So, ang unang Adam ang nagdala ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang disobedience. Pero ang huling Adan, the last and final Adam, sa katauhan ng Panginoon Jesus, ay napakamasunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Okay? He bought us forgiveness of sin. Siya ang nagbayad para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad para pagalingin tayo sa ating mga sakit. Siya ang nagbayad upang makaranas tayo ng resurrected life. Okay? At na, may mga verses lahat yan. Romans 5:15, Romans 5:19, and 1 Corinthians 15:22. Yan po ang mga scriptural basis kung saan napapaloob na nagpapakita na ang ating Panginoon Jesus ang nagbayad ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kagalingan sa ating mga sakit,
at resurrected life sa ating mga kamatayan. It is God's will for all who will accept the blessing of Christ Jesus to be well and to be whole. Kalooban ng Diyos Ama na ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay tumanggap din ng biyaya na dala ng ating pakikipag-ugnay sa Panginoong Hesus na maging well, maging maayos tayo sa physical na kalagayan na ang sakit ay hindi natin nararanasan at maging buo. Okay? That is why to the centurion's requests for healing for his servant, Jesus said, I will. Kita ho ninyo ang tugon ng Panginoon Jesus sa request nitong centurion para pagalingin ng Panginoon Jesus ang kanyang servant. Ano ang tugon ng Panginoon? Jesus said, I will. Jesus is willing to release healing and to release blessing to us. It is His will to heal us. And it is His will to bless us. Amen? Dahil siya mismo ang nagsabi, sa anumang request natin, ang kanyang tugon ay, I will. I will. Hallelujah. And there is no theological seminary, no doctrine, no tradition that can change the will of God. Kaya lang lumabas na ang maraming mga interpretations ng mga nagbasa ng Biblia, mga nag-aral ng Biblia. Pero nais kong sabihin sa ating mga giliw na taga-subaybay, there is no theological seminary, no doctrine, no tradition that can change the will of God. Amen. A will in the natural world is legal. Ito ay isang official document that someone executes in his lifetime to determine the legacy he will leave to his loved ones after his death. Ang tawag yan, will. W-I-L-L. Ang isang will ay isang, dito po sa ating natural world, ay isang legal official document na somehow nakalagay po dyan, naka-execute sa kanyang lifetime na ma-determine ang legacy sa kanyang pag-alis at ang kanyang iiwan sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pagpanaw. The human will can be, often is, changed many times. However, mga kaibigan, once the death of the will maker occurs, there can be no further changing of that will. Ibig sabihin, ganito pong ibig sabihin niyan. Ang gumawa ng will, halimbawa ako ay gumawa ng aking will at isinulat na stipulate ko doon sa will na yon kung kanino ko ibibigay ang anumang pag-aari ko, pag nawala na ako ay dito ko ibibigay. Pero habang buhay ako, meron akong kakayanan, kapangyarihan na baguhin yung aking will na yon any time of the day habang ako'y nabubuhay. Pero the moment ako'y kinuha na ni Lord, yung will na ginawa ko, hindi na pwedeng baguhin. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Kung ano ang naka-stipulate dun sa will, sa legal document, sa official document na nagsasabing, ito ang ipapamana ko sa isang tao, hindi pa niya makukuha yun hanggat hindi ako nawawala o hindi ako kinukuha ni Lord. At habang hindi pa ako kinukuha, at may gawa akong will, kaya kong baguhin. May kapangyarihan akong baguhin yan any time of the day. Pero the moment ako na gumawa ng will ay kinuha na ni Lord, magte-take effect na lahat kung anong nakalagay sa will at hindi na siya pwedeng baguhin. Okay? The inheritance has been sealed by that person's death. Ang seal
o ang imprimatur, the final imprimatur, na yung will ay in effect, ay kapag ang gumawa ng will ay namatay na. Okay? At siyempre, alam nyo ng kwento. Ang lahat ng ito na ginawa na kalooban ng Diyos ay na-implement, nag-take effect nung siya ay namatay at napasa atin. So, the entire power of the state's judicial system is put behind enforcement of that will. Sa isang papel na yan, kung anong naka-stipulate, anong napapaloob na mga last will and testament nung isang taong pumanaw na, ang buong judicial system ng isang estado ay they will do everything in their power to implement that will. Hallelujah! Wala nang pwedeng kumontra dyan. Okay? So God has never changed His will. Hindi binago ng Diyos ang anumang kasulatan, anumang will, anumang testamentong isinulat na nakasulat, naka-stipulate ang mga blessings na mapapa sa atin sa panahon na nag-take effect na yung will and testament. Ano po? God has never changed His will. He sent Jesus here on earth to do His will. John 4:34. And the will of God and the sum total purpose of Christ coming to this earth and undergoing the things that transpired during the time He was here in the flesh is this. 1 John 3:8. Ito po ang nakasulat sa will. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yan po ang sum total ng purpose kung bakit dumating ang Panginoon Jesus dito sa lupa. Okay? And undergoing the things na nag-transpire sa kanyang panahon nang siya ay narito in the flesh. Ito po ang sum total ng lahat ng will na yan. At sa layuning ito, ang anak ng Diyos ay nag-manifest. Okay? Upang tayo ay may kakayanang sirain, wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway laban sa atin. Yan po ay isang will ng Diyos na hindi na pwedeng mabawi, hindi na pwedeng pasinungalingan, hindi na pwedeng bawiin. Yan ay isang pangako na dapat nating maranasan, na dapat nating magamit. Ano po yung bahagi? Ano ang sum total? For this reason, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. 1 John chapter 3, verse 8. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! The will and the purpose of Christ. Ano po ang will and purpose of Christ? That the Son of God was manifested. That He, Jesus, might destroy the works of the devil. So ang kalaban natin, mga minamahal, ay isang defeated foe, isang defeated enemy. Ang kalaban natin ay isang kaaway na talunan na, isang kaaway na nagapi na. Kaya lang minsan, naiisaan pa rin tayo, nagagapi pa din tayo because we do not know na nakasulat na sa will ng Father, na naparito ang kanyang anak, nagmanifest sa ating kalagitnaan para sirain ang gawa ng kaaway. Ilagay niyo ho sa inyong sistema yan, sa inyong kaisipan. Gawin po natin ang declaration na ito bago ho tayo magwakas sa ating Saturday devotional. Let us make this declaration.
Jesus declared the works of the devil, or Jesus destroyed, I should say, Jesus destroyed the works of the devil. Therefore, Satan has no authority in my life. Let's repeat the declaration. Jesus destroyed the works of the devil. Therefore, Satan has no authority in my life. Amen and amen. I hope na pinagpala uli kayo ng ating morning devotionals. Kita-kita po tayo alas dos sa ating hope hour, mga minamahal. At dahil ito ay pang-araw ng Sabado, wala ho tayong gawain mamayang gabi in preparation sa ating Father's Day Sunday celebration. Bukas po ay June 14 at second Sunday. May mga gawain na sa iba't ibang simbahan natin, pero sa mga wala pa po, continue to follow us sa ating online Sunday service. Ito po ang inyong Bishop Rene Alog at patuloy pong ginagamit ng Diyos para sa inyong kapakinabangan. Shalom.